pangunguna, kaya pupusuan si Bongbong Marcos na maging pangulo. Siya po ay matagal ko nang kilala ang mga Marcos ay simula-simula pa. Panahon pa ng magulang ko ay Marcos na kami. Alam ko po ang mga Marcos ay malaki ang nagawa niya sa bansang Pilipinas. Okay. Pangalawa, ang mga Marcos ay nakakatulong yan nung panahon ni nung Ferdinand Marcos, nung ama ni Bongbong, ay nakakatulong yan sa mahihirap. Lalo na po sa mga yan ay na mahilig magbigay ng mga scholarship sa mga walang kakayanan na pag-aral. Pag-arali ng mga magulang, nakakapagbigay ng scholarship. Ang PGH, yan ay gawa. Yan ay sa ano ni Marcos po yan, sa programa ni Marcos. Ang PNCC programa. Ang mga Marcos po ay maraming pinagawa. Maraming pong nagawa ang mga Marcos. Tulay-tulay, no? Mga tulay-tulay. Kahit kung napusuhan po ang mga Marcoses, unang-una, gusto ko po yung sinimulan ng kanyang ama ay tapusin ang anak. Alam ko po, marami pa ang dapat baguhin dito sa ating bansang Pilipinas. Lalo na sa mga project. Marami pa po magagawa yan. Gustong-gusto ko po ang mga Marcoses dahil unang-una, sila po ay malaki ang naitutulong sa mga mamamayang mahirap. Sa ngayon po, kung ako po tatanungin, talaga pong nakakaramdam na ako ng sobrang hirap sa panahon na ito. Yung nararanasan ko ngayon, na hirap, ay hindi ko naranasan yung panahon ni Marcos. Panahon ni Marcos. Panahon ni Marcos. Boss, mga ilang taon na ba kayo noon kung inabot mo si Marcos? Mga ilang taon kayo? Naabot ko po yan, elementary pa, siguro mga... Hindi po ako nagkakamali sa alala. Hanggang nakatapos ako ng elementary, Marcos pa rin, naabot ko po ang mga Nutriban noon sa school. Naabot ko po yung Nutriban. Libre ang Nutriban. Mga gatas na kilo-kilo. Mga gatas. Oh. Ngayon po, wala nang ganyang programa ang gobyerno natin, yung mga ganyang Nutriban yan sa school na yan. Sa Marcos ko lamang po naranasan yan. At alam ko po, pag si Bongbong ako nanalo pala rin bilang presidente, baka may pagpatuloy yung ginawa ng kanyang ama. Okay. Kaya po, ang masasabi ko lamang sa lahat ng nanonood, huwag na po kayo magdalawang isip. Mag-BBM na po tayo. Bas, bakit kaya no? Kay Inang Bayan, si Kay Lobredo, bakit hindi siya napili mo naman? Unang-una, kaya ayaw ko po kay Lenny Lobredo, unang-una, babae siya. Ang gusto ko po mamuno sa bansang Pilipinas sa isang lalaki na merong pairali na kamay na bakal. Thank you, ano? Boss, si Manny Pacquiao, magbibigay daw ng bahay yun, ha? Balita ko. Eh, di ba wala kang bahay, baka bigyan ka nun. Alam mo, kay Manny Pacquiao naman, baka puro pangako lang yung bahay. After 4 to 5 years, wala na yung squatter sa Maynila. Oo, sabi. Ang tanong, saan sa kukuha ng ganong kalaking budget para bigyan ng magandang ng bahay ang mga walang tahanan? Hindi ko po minamaling si Pacquiao. Si Pacquiao ay mahal ko bilang Pilipino. Sports. Iniidolo ko siya dahil magaling siya sa boxing. Hindi ko sinisira si Pacquiao. Pero mahal ko po siya. Ay, kaya ano po, kay Isko. Ba't hindi si Isko naman na napili mo? Mayor me. Si Isko, okay naman siya bilang mayor ng Manila. Ako po, sa daming tatakbong presidente, katulad din na Pinlacson. Yan po ay may mga adikain sa ating bansang Pilipinas. Maganda may mga yan. Pangako po sila sa ating bansang Pilipinas. Pero, isa lamang po talaga na pupusuan ko. BBM talaga. Yung BBM talaga mga kaputol. Kaya po, katulad ng sabi ko sa inyo, yung sinimula ng kanyang ama, baka siya magtapos. Subukan po natin na makaupo naman ang anak. Alam ko po na siya makakatulong sa sitwasyon nito dahil ang hirap ng buhay po sa ngayon. Ilang hirap po talaga. Ay sa ngayon po, wala po akong isang shopping cart. Ako po'y nangangalaka lang. Minsan ho, hindi ako makapag full time sa pangangalakal. Gawa po na ako po'y nagkasakit. Nakadalawang stroke na po ako. Dalawang bis na po ako ng hospital.
At sa totoo lamang po, ako may maintenance ngayon, hindi ko pa mabili-bili. At yung maintenance ko dapat araw-araw po, umiinom ako ng gamot. Ang problema, ginagaw ko na lang ng twice a day. Every other day. Gawa po ng para ako makatipid sa gamot. Dahil hirap na hirap din po kami sa pinansyal. Dahil ako po yung nagbabayad ng buwan. Laki na ng utang ko po sa bahay. Nagbabayad ng kuryente, tubig. Ang asawa ko, senior citizen, PWD pa. Mayroon hindi siya makalakad. Hirap na hirap din sa buwan. Ay ako lang ang halos inaasahan sa bahay. May pamilya po ako. So, ang dami po, nakaka-stress lang po talaga pag dumating ang mga bayarin. Halos hindi ko na po mabayaran yan. Ang utak ko sa bahay, inaabot na ng 5 buwan. Ganda, di ba, bago dumating ang pandemic, anong hanap buhay mo? Ano yung source of income nyo? Ako po may pinagtatrabaho sa Makati. May ini-extra na ako trabaho ron. Ang problema po, nung nag-pandemic, ay nagsara. Hanggang ngayon, wala na po akong balita kung ano ang sitwasyon ng pinagtatrabaho ko, kumpanya na yun. Ang alam ko po ay naglelo dahil nagkaroon nga, pinairal na po yung work at home. So ako po isang collector lamang or messenger nila. Kaya nawalan kayo trabaho? Nawalan pa ako ng trabaho. Okay. Kaya ngayon po, sa ngayon, ako ay wala akong pinagkakakitaan. Anong pinagkakitaan mo ngayon, boss? Yun nga po, pa-extractor na lamang ako. Minsan, mangangalakal, minsan hindi. Pero hindi po ako masyadong nagpo-full-time sa pangangakal dahil bawal ho ako mainitan. Gawa sa ano, maintenance? Gawa sa ako high blood. Na second stroke. Na second stroke na, papabuti pa. Kumikita nga ako ng 200-150 sa aking pangangalakal. Ma-stroke naman? Ma-stroke naman ako sa hospital. Ay, mas mahirap po yun. Kaya ako ay masaya na po, makakain lang kami ng aking asawa at anak ng 3 bisang araw. Bisa po yung araw-araw namin, yung sinasabi 3 times a day na dapat kumain. Bisa po, sumasablay po kami. Bisa, inuuna namin ang bigas. Pag may bigas, bisa, pang-ulam, ay ang mahal. Sa ngayon po, ang hindi pa po maganda sa sitwasyon na ito, wala na masyadong pinagkakakitaan ng tao. Mahal pa ng bilihin. Tumaas pa, sumabay pa ang mga bilihin na sobrang mahal. Hindi ka na rin naman ho makakabili ng mga karne na gusto mong kumain ng masarap-sarap. Kaya minsan ho, pagkakabili ka ng bigas, ang ginagawa ko na lamang po, sabi ko sa asawa ko, lugawin na lang yan. Lagyan mo na lang asin. Para hindi na tayo magbibigas ng bigas. Ayan, nakaputon. Ayan, sir, baka may mensahe ka sa mga nanonood. Nice po parating sa ating mga kababayan. Baka mensahe ka, sir? Ang mensahe ko po lamang sa aking mga kababayan. May mababuting kaluban, yung mga nakakaluwag. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Ako po'y humingi ng kaunting tulong kahit pagbiliban lang ng maintenance dahil ako po'y sa ngayon po, marami ko nang inapplyan pero hindi rin po ako matanggap dahil ako'y sa overage na raw. So wala na po ako magawa sa sarili ko, no choice na kundi kung ano po yung pwede kong gawin para kumita ay gagawin ko para lang makapili ng pangangailangan na magpapili ng maintenance. Ngayon po, ang mensahe ko po sa aking mga kababayan na mga viewer, ako po'y nakikiusap sa inyo. Ako po yung humingi sa inyo ng tulong. Pamparaos lang, maiahaw ko lang ang aking pamilya sa pang-araw-araw. At pagbili ko ng maintenance. Magkikiusap po ako sa inyo. Please help me, I need. Salamat po sa mga papabot yung tulong sa akin. At ako po'y walang kakayanan na magbalik sa inyo. Bahala na po ang Panginoon sa inyo na magbalik ng takal, siksik, liglig at tumaabaw ng pagpapala. Maraming salamat po. God bless you to all. Salamat, sir. Kayo. Salamat, sir. Salamat sa magandang mensahe na i-share. Try natin kung pag sakaling matulungan tayo, babalitaan ko po kayo kung ano magiging feedback ng ating mga viewers. Yan, sir. Salamat. God bless. Yan, mga kaputol. Salamat. Salamat sa inyong panunood. Sana kung may time tayo, tulungan natin si sir kung nakakaluwag-luwag tayo sa buhay.
at medyo ako inahabag din sa kanyang mga hinaing. Gustuhin ko man pong tumulong, mga kaputol, hindi pa sapat ang aking kakayanan. Ang tanging ko nalang magagawa ay may share ko sa kanya yung patulungan natin siya, may share natin yung video niya para sakaling kung sino yung mga maluwag dyan, nakakaluwag sa buhay, lalong-lalo na yung mga yun nga, hindi naman kinakapos. Tulong po tayo, lalong-lalo na po ngayong panahon na to. Kailangan po natin magtulungan sa dami na dumadaan na kahirapan sa parang yun. Dahil nawawalan ng trabaho, yun nga, kalimitang anak buhay na lang, yun, nangangalakal, hihingi ng tulong. Yan mga kaputol, salamat. At kung bago ka sa channel ko, mga kaputol, pakisubscribe mo naman, hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng bago kong videos, kaputol. Share and like mga kaputol para mas lalo tayong lumawak. Ayan mga kaputol, salamat. God bless. Abangan nyo po ang next video ko. Ay mga kaputol, panoorin nyo na rin po yung iba kong videos sa taas, sa description box. Click nyo lang yan, yung may arrow down. Yan yung mga video ko po sa baba. Panoorin nyo na lang din po yung iba. Ayan mga kaputol. Ayan, salamat mga kaputol. God bless. Paalam. Hanggang sa susunod.